Stupid ka din talaga eh, no? Di sana'y kinausap mo muna siya bago ka nagsayang ng pamasahe? Babaka-bakasyon ka pang nalalaman, kaga? Sermon ni Mika sa kanya. Nagvi-video call sila ngayon. Kumakain na naman ito. Himala nga eh, dahil sarap na sarap ito sa manggang may bagoong at alamang. Trinay nilang kumain noon ng alamang kaso hindi nito nagustuhan. Siya lang tuloy ang nag-enjoy kumain noon. Pero kita mo nga naman ngayon, sobrang sarap na sarap ito sa pagkain. Kahit naman nalaman ko na ang totoo, hindi pa rin mawawala na nakasaad sa last will ng lolo niya na kailangan niya akong pakasalan. Girl, hindi na natin mababago yun. Patay na ang matandang gurang na lolo niya. Alang ipahukay natin. Mahal ka niya. Sinabi ko na yan sa'yo noon pa. Kung pagdududahan mo ang feelings niya sa'yo, girl, sinasabi ko na sa'yo, di ka sasaya sa takbo ng utak mo. Kung mahal talaga niya ako, ba't ngayon niya lang sinabi? Bakit nung inaakit ko siya parang walang effect? Ganoon ba? Pag love? Ang bobo mo, girl. Love ka kaya may respect sa'yo. Pero kung gusto mong makatiyak, pakipot ka muna. Tingnan natin kung gaano kalalim ang love niya sa'yo. Girl, alam mo pareho tayong marupok. Paano ba yung pakipot? Wag na wag kang bibigay sa karisma niya. Meaning kahit pa kamayin ka, pakitaan ka ng abs at halik-halikan ka, wag na wag kang magpapakita ng kahit na anong emosyon. Sige, ipagdasal mong kayanin ko yan, friend. Bahagyang natawa si Mika. Oo naman. Amara, baby. Tawag ni Zandro na late ang gising. Wala na sa tabi niya ang dalaga, kaya nataranta siyang lumabas ng cabin. Huwag marupok. Bili ni Mika sa kainiand na uncle. Morning. Tupid niyang sabi, seryoso ang ekspresyon ng muka. Lumapit ito sa kanya at umupo sa likuran niya at yumakap sa kanya. Ang baba ay nasa balikat niya. Hindi ka pa rin ba naniniwala na mahal kita? Na wala akong anak at gawa-gawa lang ni Lovely iyon? Wisit ka. Bayaran mo yung pinabasahe ko papuntang Korea. Sayang lang pala. Pati luha ko na sayang dahil sa babaeng yun. Never kayong nagkasundo ni Lovely pero much better na yun. Dahil kahit ako, ayoko mapalapit ka sa kanya. Why? Hindi sumagot ang lalaki. Kung ititiko mo ang bibig mo sa bawat tanong ko tungkol sa babaeng iyon, iuwi mo na ako. Galit na galit ako sa kanya. Sinuluyapan niya ang binata. Nasasamyo na nga niya ang mabango nitong hininga. Ayoko na magtanong. Baka hindi mo rin sagutin kung bakit. Sayang ang effort. Anya sa kakomportableng sumandal sa dibdib nito habang nakatanaw sa karagatan. Matagal ko nang tinago sa dibdib ko ito. To the point na unti-unting binabago nito ang pagkatao ko. Nanatiling tahimik si Amara. Kung magkukwento ang lalaki, nakikinig naman siya pero kung hindi nito iyon ibabahagi sa kanya, hindi niya ikamamatay iyon. Pero for sure, ikapupuyat niya kay isip. I'm sorry kung hindi ko pa masabi sa iyo kasi kahit kay mom ay hindi ko magawang sabihin. Siya kasi dapat ang unang makaalam nito. I'm sorry. Hinaplos niya ang mga braso nitong nakayakap sa kanya. It's fine. Hindi kita pipilitin. Hindi ko ipagagawa sa iyo ang mga bagay na gusto ko. Kasi kung gusto mo namang gawin, hindi mo na kailangan diktahan pa na ibang tao. Hindi ka ibang tao, Amara. Mahal kita. Maldita ako. No filter ang bunganga ko but I'm not a user. Gawin mo ang gusto mo. Hindi kita didiktahan. Ba't pakaramdam ko sa tono mo na yan? Hindi mo ako mahal. Waring nagtatampong tanong nito. Mahal? Hindi kita mahal. Come on, Amara. Alam ko hindi ka sinungalin. Di ba sinabi mo kagabi mahal mo ako? Tinanggal niya ang mga braso nito na nakayakap sa kanya at nakapamewang na humarap dito. Wisit ka! Oo, mahal kita. Pero maghahanap na lang ako ng opa sa Korea. Pwede kong gamitin rebound yung poging lalaki doon. Guwapo yung mga yun kahit walang abs. Nagsalubong ang kilay ni Zandro at masamang tinitikan ng babae. Nang hindi nakatiis ay hinila ito patungo sa cabin nila. Bitiwan mo ako, Sandro? Ano ba? Pakakasalan ko yung mga yun agad-agad. Binansagan pa yung isa na City Hunter. Guwapo, mabango at mayaman. Itinulak siya nito sa kama. Akma siyang tatayo nang mabilis itong dumagan sa kanya. Hawak ang magkabila niyang kamay sa taas ng kanyang ulo.
Sobrang nagiinit ang ulo ni Sandro dahil sa selos na nararamdaman. Ilang linggo lang ito sa Korea ay nakuha na nitong makipag-date. Guwapo din naman ako ah. Mabango? Langiya Amara, siguradong mahihibang ka sa amoy ko, lalo na pag after sex. Mayaman? Come on Amara, kayang-kaya kong bilhin na lahat ng gusto mo dahil bilyonaryo ko. Huwag mong ubusan ng pasensya ko Amara. Baka yung plano mong pikot noon, ako na ang gagawa ngayon. Saka nito, maring inilapat ang labi sa labi niya. Automatic namang tinugunan iyon ng dalaga. No, Sandro. Yung artistang Korea na lang ang pakakasalan ko. For sure, papayag sila mother and father. Pati si Lolo and Lola. Isama mo na din si Kuya at Ate. Hinaklit ni Sandro ang suot na kwintas. Saka kinuha doon ang singsing. Sinasagad mo talaga ako. Plano ko pa namang mag-propose sa iyo sa harap ng pamilya natin. Purasahan na to. Pakasalan mo ako. Hinilapan nito ang kamay niya at isinuot sa palasingsingan ng singsing. Langya ka talaga, Sandro. Malakas niya itong sinapok. Wala man lang will you marry me? Si Opa na lang talagang pipiliin ko. Tagapagmana din yun sa series niya. Kago. No way. Saka siya muling kinuyumos ng halik ng binata. Pakihelp naman. Paano ba magpakipot at hindi maging marupok? Ay. Bati na tayo? Pakyut na tanong ng binata sa kanya. Iniangat niya ang kamay kung saan suot ang singsing. Shit ka! Bibig mo babae? Sumimangot na sabi ng lalaki. Paki mo! Ayaw mo nang magiging asawa na bastos na tulad ko? Spell, wala akong paki. Baka gusto mo yung bunganga ng ganoon kay Mary Ann. Uy, for sure. Yung bibig nun, kasing amoy ng kanya, mabaho. Gigil na sabi ng dalaga. Bumuntong hininga ang binata saka lumapit dito. Please, kung galit ka, huwag ka na magbanggit ng ibang babae sa issue natin. Ang problema natin ay atin lang. Wala silang kinalaman doon. Fine. Sapul siya sa sinabi ng binata. Oo na, nakapag-isip na siya kagabi. Pakasalan niya ito pero magpapakipot muna siya, no? Abay, swerte naman ang gunggong na ito kung makukuha siya nito ng walang kahirap-hirap. Ano siya, sinong swerte? Nek-nek niya. Pinagbabawalan mo ako? Siguro nga, mas gusto mo yun. Eh, doon ka na. Nagdadabog na umalis siya. Maglalakad-lakad muna siya sa dalampasigan. Maganda talaga ang lugar. Mula sa puti at pinong buhangin sa mga niyog na hilerang nakatayo. Sa tubig na napakalinis. Wow, just wow. Noong unang nakita niya ang lugar na ito ay talagang nabighani na siya. Lumingon siya sa cabin. Natigilan nang mapansin hindi mag-isa ang binata roon. Nagsalubong ang kilay niya nang humakbang pabalik at makilala ang dalawang tao na nandoon. Amara! Ngiting-ngiting sabi ng babae. Kilalang kilal niya si Santi pero hindi ang fiancé nito. Never kasing naisama ng lalaki sa lahat ng tambay at labas nila ang babae, kaya never niyang na-meet. Close tayo? Takang sabi niya. Never siya magiging mabait dito. Ito ang rason kung bakit naho-hurt si Mika. Umeksa na kasi ito. Amara! Saway ni Sandro sa kanya ngunit gumisi lang si Amara sa katinalikuran ng mga ito. Pumasok siya sa cabin. Maliligo na lang siya sa dagat. Narinig pa niyang sinabi ng babae na okay lang daw ito. Baby! Tawag ni Sandro. Maliligo ako. Kung gusto mo magstay kasama sila'y bahala ka. Hayaan mo na lang ako kapag nalunod ako sa dagat at kainin ng pating. Nagmamaktol na sabi nito. Napangiti si Sandro at lumapit dito. Hinapit ang bewang ng dalaga. I love you. Malambing na sabi nito. I love myself. Sa kanya ito itinulak. Hinubad sa harap nito ang suot na t-shirt at isinunod ang mga panlooba. Titig na titig naman ang lalaki sa hubad na katawan ng dalaga. Saka ito dumampot ng two-piece bikini na nasa kama. At sa harap ni Sandro ito nagbihis. Huwag kang umasang makikiharap ako na maayos sa kanila. Pag ayaw ko sa tao, ipinapakita ko ito ng harapan. Hindi porket mahal mo ko at mahal kita ay babaguhin ko ng ugali ko. Hey baby, it's fine. At least sinabi mong mahal mo ko. Ito naman ang naghubad sa harap niya ng t-shirt. T-shirt lang pero kulang na lang ng kanin. Nasa harap na kasi niya ang ulam. Sigurado ka bang pakakasalan ni Santi yan? Dalaga na ba yan? Ha?
Takang tanong ni Sandro dito. Nakalubog ang katawan nila sa tubig. Yakap-yakap siya ng binata. Parang ang nakakarga dahil nakapulupot ang mga binti niya sa bewang nito. Dalaga na ba yan? Parang pambata yung dede. Ganyan bang gusto ni Santi? Baka sa liit hindi makapag-produce ng gatas yan. Pag malaki ang dede, hindi lang baby ang kayang produce ng gatas, pati asawa. Oh really? I'm excited. Sabi ng binata. Okay na kayo ni Amara? Nakangising tanong ni Santi sa kanya. Yeah, masaya niyang tugon sa kapatid. How about you and Tina? The truth? We're not okay. Isinama ko siya dito thinking it might work for the both of us. Baka kailangan lang namin mag-relax together but I'm not happy bro. Amin ni Santi sa kanya. Stop this Santi. Inaayos mo ang isang relasyon na nalamatan na. Kahit anong gawin mong subok at ayos, kung paulit-ulit ding malalamatan, it's not worth to fight alone, especially for that woman. I love her. No, Santi. You loved her. Paulit-ulit mo mang i-deny pero may iba ng taong nakapasok dyan at alam natin pareho kung sino yun. Sasagot sana si Santi nang mapansing papalapit sa kanila si Amara. I heard everything. Just continue talking. Tugon nito na inirapan si Santi. Saka kumandong kay Sandro. Agad namang yumakap ang binata sa kanya. Hoy, Amara Ligaya, ba't bang init-init ang ulo mo sakin? Natatawang tanong ni Santi. Sinulya pa ni Amara ang kapatid ng kasintahan. Inis? Hindi lang inis. May galit ako nararamdaman sa'yo. After what you did to my best friend, what do you expect? Ngumiti ako sa'yo? Hoy gago, hindi ako plastic. Palibhasa, user ka. Ouch, may galit nga. Pabirong sabi ni Santi. Sanay na siya sa talas ng dila ng babaeng ito. At may reason naman ito kung bakit galit ito. Buisit ka ng taon, Santi. At kahit feeling ko mahal mo na ang friend ko, never kong sasabihin sa'yo kung nasaan siya. You see? She's happy now. At nga pala, magdusa ka sa jowa mong si Tina. Nakasalukuyang may ka-video call ngayon at, alam mo ba, narinig ko pa. Mas magaling daw yung boy kaysa sa'yo. Sabi ni Tina girl ha? I'm not making kwento here. Nakangisi niyang sabi sa kasinulya pa ng nobyo na bahagyang nailing sa sinabi niya. Muli niyang sinulyapan si Santi sakang umisi. Why? Hurt ka? You look pathetic right now. Scared to stop this stupidity of yours? Maling babaeng pinili mo? You deserve that, playboy. Sabi pa niya saka kumala sa yakap ng binata at iniwan ang mga ito. Mom, bakit hindi sinasagot ni Sandro ang tawag ko? Miss na miss ko na po siya. Maktol ni Lovely na sinulya pa ng ina ng binata. Mom, baka kasama na naman niya si Amara. Please, please huwag kang papayag na magkatuluyan sila, Mommy. Ako lang dapat. Sumalampak na ito sa sahig at nagsimulang umiyak. Lumapit ang ginang saka kinuha ang cellphone na hawak nito. Anak, tahan na. Busy lang si Sandro sa negosyo. Pupunta naman yun kapag hindi na busy. Si Santi, gusto mo tawagan ko? Tanong niya sa dalaga. Ayoko kay Santi. Ayoko. Gusto ko si Sandro. Nagsimula na itong mag-tantrums na ikinataranta ng ginang. Fine, tatawagan ko siya. Stop crying na ha? Mabilis na pinahid ni Lovely ang luha saka tumango. Masaya dahil nakuha na naman ang gusto. Hindi na nga napansin ng mommy nito ang bahagyang ngisi ng dalaga. Hi tita. Masayang sagot ni Amara na siyang nakapansin ng cellphone ni Sandro na tumutunog. Napangiti ang ginang nang marinig ang masayang boses ng dalaga. Nandiyan ba si Sandro? I really need to talk to him kasi... Gusto mang makausap ng nanay ni Sandro ang dalaga, inaalala niya si Lovely na baka magwala na naman kapag hindi nasunod ang gusto. Wait po, ibibigay ko po sa kanya. Tugon ang dalaga sa ginang. Mom? Magkasama sila ni Sandro? No way! Tali ni Lovely na hinablot ang hawak na cellphone ng ginang. Malandi kang babae ka? Layuan mo ang boyfriend ko! Kung hindi magpapakamatay ako! Mga agaw ka! Lovely,
Seryosong sabi ni Sandro na siyang nakarinig ng mga sinabi ng dalaga dahil hawak na niya ang cellphone ng maagaw ni Lovely sa ginang. Love, ikaw na ba yan? Bakit hawak niya ang phone mo? Magkasama na naman ba kayo? Naloloko mo ba ako, ha? Ang baby natin. Nasasaktan ako sa ginagawa mo, Sandro. Nagsimula na itong umiyak. Wala namang magawa ang ginang nakatabi nito kung hindi ang yakapin ito habang kausap nito sa Sandro sa cellphone. Nasasaktan ako. Ihata na. Hindi naman si Amara yung sumagot. Secretary niyang nakausap ko. Papapakalma ng ginang dito. I'm with Amara. I'm with my girlfriend. Fiancé, right now. Anong kailangan mo, lovely? Sabi ni Sandro, ngunit naputol na ang tawag. Napahiyaw sa gulat ang ginang ng iba to ni Lovely ang cellphone na hawak nito. Saka ito nagsimulang sakta ng sarili. Akin lang sa Sandro mo. Do something. Kung mahal mo ako, do something. Mabilis na kumilos sa mga nurse at kaya nito. Lovely! Mariing saway ng nurse nito saka tinusok ang injection dito. Saka ito unti-unting nawala ng malay. Mom, sinabi ko naman po sa inyo na hindi makabubuti kay Lovely na malaman na magkasama si Amara at Sir Sandro. Magwawala ito at mananakit. Sabi ng nurse na matagal nang kasama ni Lovely. I'm so sorry, Miss Sonia. Hindi ko rin ina-expect ang ganitong reaksyon ni Lovely. Worried na sumulyap siya sa dalagang naiayos na ng higa ng mga tagapag-alaga nito sa kama. Mahal na mahal niya si Lovely. Kitang-kita niya ang closeness nito sa pamilya niya, lalo na sa kanyang asawa. Ito ang naging saligan niya kapag wala ang mga anak noon. Ito ang yumayakap sa kanya noon. Kapag natutuloro siya kay isip kung may kinalolokohan na naman ang asawa niya. Itinuring niya itong anak. Nagsimula lang naman itong magkaganito matapos mailibing ang dad nito na asawa ni Divina. Sa sobrang close ng dalawa noon, alam ni Divina na nasaktan si Lovely nang mamatay ang asawa niya. Iyak ito ng iyak hanggang sa mawala ito sa sarili. Gusto nito nasa kanya lang ang atensyon ng lahat. Dapat lahat ng gusto ay makuha nito sa kahit na anong paraan. Hinilingan niya kay Lovely na legal na ampunin nito nang mamatay ang asawa niya ngunit ayaw nito. Gusto daw nitong mapangasawa si Sandro. Kung talagang mahal mo si Lovely, gawin niyo ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Sabi pa ng nurse nito saka siya tinalikuran. Nauunawaan naman niya ang mga ito. Pagod din sa pag-aalaga sa dalaga. Sa tindi ng tantrums nito ay minsan nasasaktan pa ang mga tagamantay nito. Lumapit siya sa dalaga. Maingat na inayos ang kumot nito at saka tahimik na lumabas ng silid. Bahaging nagmulat ng mata ang dalaga. Saka unti-unting sumilay ang ngiti. Bumaling ang tingin sa isang bantay na naiwan sa silid at abala sa cellphone nito. Ate, aalis ako ngayon. Kayo na bahala dito. Anya habang bumabangon, may matagumpay na ngiti. Tuwan-tuwa dahil napapaikot niya sa mga kamay ang mga taong ito. Kailangan maisakatuo para ng plano niya. Hindi siya papayag na masayang ang 10 taon sa poder ng mga ito. Sumabay sa indak ng maharot na tugtugin si Lovely. Hawak sa magkabilang kamay ang mga bote ng alak. Halos na sa kanya na nakasentro ang lahat lalo na ng mga kalalakihan dahil sa ayos niya. Lumapit pa siya sa isang foreigner na napangisi nang sayawan niya ito. Nagiyawan ng mga tao nang bitawan ni Lovely ang mga bote saka lumuhod sa lalaki. Napailing si Amara na nasa isang gilid ng club. Nasa Glock 29 siya kasama ang mga pinsan. Nagpaalam siya kay Sandro at pumayag naman nito. Susunduin na lang daw siya saka sila sabay na uuwi sa mansyon nito. Oo, talagang porsigido ang lalaki na maging El Fuego muna siya bago siya umuwi sa kanila. Inilabas niya ang cellphone niya sa katahimik na i-video ang nangyayari. Kilala niya ito pero matagal nang hindi nakita. Nakatira ito sa old mansion nila Sandro, kasama ang daddy at ang mommy ni Sandro. Habang si Sandro at si Santi ay kasama ang lolo nila sa mansion na kapitbahay lang nila Amara. Kung tama ang pagkakaunawa ni Amara, may sakit sa pag-iisip ang babaeng ito. Pero parang iba ang sinabi ni Sandro sa kanya sa mga bulungang naririnig niya. Amara, let's go na sa VIP room. Mga baboy ang mga yan.
tawag ng pinsan sa kanya. Okay, Anya, saka isanib ang video. Pagpatak ng alas 12, tinawagan niya si Sandro. Ayon dito'y malapit na daw ito, kaya naman hinintay na lang niya ito sa labas. Hindi pa tapos ang mga pinsan niya sa pagpa-party. Hey! Lasing ang babae na lumapit sa kanya. Lovely! Ngumisi ang babae sa kanya, saka siya malakas na sinampal. Napahiyaw siya sa gulat at bahagyang napaatras. Akin lang si Sandro. Akin lang siya noon hanggang ngayon. Remember, mas pinili niya ako maging partner sa prom kaysa sa'yo. Kaya nga, kuya mo ang kasama mo that time, di ba? Never kanyang pipiliin, Amara. Kasi ako ang nagmamay-ari na lalaking yun. Hindi pa man nakakabawi sa gulat si Amara, hinaklit nito ang buhok niya sa kapasob-sob na itinulak. Tumama ang katawan niya sa kotseng nakaparada. Napahiyaw siya sa sakit. Marahas nitong piniga ang kanyang panga, saka bumulong sa kanya. Tell me, sino gumawa nito sa'yo? Ramdam ni Amara ang galit sa tinig ni Sandro habang hawak ang kamay niya. Oo eh, ang gago. Dinala pa siya sa ospital dahil sa mga gasgas na natamo niya. Hindi ko sasabihin sa'yo. Imposibleng paniwalaan mo ako. Malungkot niyang tugon. Amara, ayan ka na naman. Fiancé mo na ako. Wala ka pa rin tiwala sa akin. Mahal kita. Sinulyapan niya ito sa kangumisi. Mahal mo ba talaga ako? Mahal na mahal. Matagal na. Kung matagal mo na ako mahal, bakit hindi mo ako inalok na maging partner sa prom noon? Natigilan si Sandro pero umayos ito ng upo sa tabi niya. Ako kasi ang partner ni Lovely. Same day kasi iyon ang prom natin. At nakiusap si Dad na samahan si Lovely. Gustong gusto kitang samahan noon but I have no choice. Malungkot niyang sagot sa dalaga. Hindi ko alam kung sinong dapat kong paniwalaan sa inyong dalawa. Sino? Sino pang isa? Wala. You're doubting my feelings for you? Tiyak si Sandro doon. Pilit nang umiti si Amara sa lalaki, saka nag-iwas ng tingin. Let's get married. Seryosong sabi ni Sandro. Nalaki ang mata na tiningnan ni Amara ang binata. Seryoso ito. Ngayon na? Yeah. Bahagyang natawa si Amara. Sinong gago magkakasal sa atin ng alauna ng madaling araw? I know someone. Saka ito tumayo at inilabas ang cellphone nito. Sumenyas ang nurse na naglinis ng gasgas niya na okay na. Umalis na ito habang sa Sandro ay may kausap na sa phone nito. Si Amara naman ay mabilis na inilabas ang cellphone niya. Hello? Paos na tinig na tanong sa kabilang linya. Kuya Michael? Alanganing tanong niya. Amara? Napatawag ka? Alauna na. Seriously? May napasukan ka na naman bang gulo? Sabi ng lalaki na mukhang napabangon pa sa higaan dahil sa pang-istorbo niya. No, Kuya Michael, walang gulo. Hihingi lang sana ako ng favor for you. Sabi niya sa lalaki. Sabihin mo, ano ba yun? May gusto kasi ako malaman tungkol sa isang tao at hindi ko magagawa iyon na mag-isa. Mas madami kang connection kaya ikaw ang naisip ko. Tell me. Bumuntong hininga si Amara sa kasinabi dito ang pakay. Bago pa makabalik si Sandro, ay naibabanan niya ang cellphone niya. Babiyahe tayo ngayon. Alam kong gusto mo na maayos na kasal pero pwede natin gawin niyon sa susunod. But for now, magpakasal tayo sa kilala kong judge. On the way na si Sandy at tinawagan ko na din si Mika. Ha? Halaka, buntis yun. Hindi dapat na iistorbo. Anya na bahagyang napanguwi. On the way na din siya. Really? Hindi makapaniwalang anas niya. By morning, kasama na natin siya. Nasa isang isla daw siya. Hindi naman niya tinanggap ang offer kung padalhan siya ng chopper doon. Siya na daw bahala. Paliwanag ni Sandro. Dadaan tayo sa apartment po para kumuha ka ng mga mahalagang documents na kakailanganin. Dala na ni Santi yung sa akin. This is crazy! Bulalas ni Amara pero hindi maiwasang ma-excite. I'm crazy. Crazy in love with you. Wika ni Sandro sa kasinapo ang kanyang muka at mariing humalik sa labi ng dalaga. Ngunit naputol iyon nang may tumikim. Excuse me, baka nakakastorbo ako. Pwede ka nang lumabas, miss. Natatawang sabi ng nurse. He's so happy.
Mabuti na lang, malawak din ang connection niya kaya heto sila ngayon. Katatapos lang ng seremonya ng kasal, may mga pinirmahan sila. Picture taking saglit at ngayon ay nasa isang restaurant at nanananghalian. Tahimik ang mga lalaking kasama pero ang magkaibigan ay maingay na nagkukwentuhan. Excuse me. Tumayo si Santi at bagsak ang balikat na umalis. Paanong hindi? Kasama lang naman nila sa table si Michael, katabi ni Mika. Kasama ito ng kaibigan ni Amara nang dumating. Naintindihan naman ni Sandro. Buntis si Mika at hindi safe na mag-isa itong bumiyahe. Tumayo din si Michael saka umalis. Sakalang natahimik ang dalawa. Nag-aalala si Sandro para sa kapatid pero kung ano man ang mangyari, may tiwala naman si Sandro na hindi sasaktan ni Michael ang kapatid niya. Wala naman kasi itong ginawang masama simula nang dumating ang mga ito. Sundan ko kaya? Worried na sabi ni Mika, ngunit pinigilan ni Amara. Hiyaan mo, Mika. Baka isang sapak lang si Michael ay bawi ka na. Aliw na sabi ni Amara. Pinasal naman ang bahagya ni Sandro ang kamay ng asawa na tinawanan lang siya. Bakit? I already told you. Santi deserves it. Sinabayan niya pa ng irap saka muling ibinaling ang atensyon sa kaibigan. Kumusta ang baby? So excited to see her. Sure na babae? Oo naman. Okay lang naman kung lalaki pero sana hindi magmana sa tatay. Natatawang sabi ni Amara. Why? Hindi ba maganda ang pakikitungo sa'yo ni Michael, Mika? Singit ni Sandro sa usapan nila. Natigilan ang dalawang babae sa tanong niya. Mayos naman ang pakikitungo sa akin ni Michael. Sandro, okay lang talaga itong sa Amara. Pag kailangan mo ang tulong namin, tumawag ka lang. Sabi na lang ni Sandro sa kasinulyapan ng asawa. Nang bumalik ang dalaway tahimik ang mga ito na naupo. Kaso, kitang-kita nila ang labi ni Santi na may sugat. Ngunit baliwala naman kay Santi iyon. Nakuha pa nga nitong ngumiti sa kanila. Mika, sumama ka muna kila Amara. Ipasusundo na lang kita. May importante lang akong appointment ngayon. Narinig nilang sabi ni Michael sa kapatid. Okay. Alanganing tugon naman ni Mika. Sandro, sa beach house tayo muna. Okay lang? Madadaanan kasi nila iyon. Okay lang naman. Mabilis niyang tugon. By the way, Amara, ito na yung hinihingi mo sa akin. Sabi ni Michael sa kainabot ang isang brown envelope na mabilis niyang tinanggap. Salamat ko. Michael, the best ka talaga. Masayang sabi niya sa kapasimpleng inilagay sa bagang envelope. Isinuksok na nga lang niya dahil hindi gaanong malaki ang bag na iyon. Naunang umalis si Michael na humalik lang sa pisngi nilang dalawa ni Mika. Ewan ba? Parang may mali sa naging tanguan ni Santi at Michael bago umalis ang huli. Si Sandro ang nagmaneho ng sakyan nito habang si Santi iginiit na sa kotse nito sumakay si Mika. Magkatabing nakaupo si Amara at Mika habang pinapanood ang magkapatid na naliligo sa dagat. Hindi ka man lang nagpakipot. Biglang sabi ni Mika na bahagyang natawa. Patanong-tanong ka pa kung paanong hindi maging marupok. Sakto namang umahon ng dalawang lalaki. Girl, paano mo nasasabi yan? Kita mo yung obs ni Sandro? Pumuputok sa pagkayami. Matikas ang tindig, matigas ang mga muscles, and girl, ducks. Sobrang gwapo pa nito. I'm so happy for you. Sinulyapan niya si Mika na nakatitig sa mga palapit, especially Santi na hindi rin patatalo ang katawan. Nakapag-usap kayo kanina? Mahal daw niya ako. Gago, paasa. Mahal niya ako, mahal niya rin si Tina. Gago din girl. Pasaway man ako noong elementary. Na-remember ko naman ang sinabi ng teacher ko noon. Isa lang ang puso natin. Tapos sasabihin ni Santi, mahal niya kaming dalawa. Gago. Saktong nakalapit ang dalawa. Bibi, tara sa loob. Sabi ni Sandro. Sumimangot na tiningnan ni Amara si Santi. Usap lang. Huwag pa fall. Gago ka. Sabi ni Amara kay Santi na napakamot sa ulo at tumango. Saka siya sumama sa asawa. O diba? Level up. Asawa. Mainit na naman ang ulo mo sa kapatid ko. Natatawang sabi ni Sandro. Sarap niyong pag-umpugin. Baby, good boy ito, no?
Sabi ni Sandro pagpasok nila sa silid, napansin niyang inilak nito ang pinto.